Hindi pa po kilala ni Roel Serration. Tagal ko na po siya kilala. So, swerte pala si Roel. Hindi pa naman po sila. Malay niyo po, ako na maswerte. Thank you, Ga. Salamat. Salamat sa effort. You're welcome. Ngayon ang tanong, ano kaya ang magiging papel ni Erica dito po sa ginagawang teleserye? Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saan paning man po tayo naman doon naroon. Sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-usapan po natin yung patungkol po sa episode 3 dito po sa ginagawang teleserye po ng Team Kalingap, yung season 2. At syempre, napanood na po yun ang karamihan. Ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng ilan sa mga highlights. Kamukha halimbawa, ng mga ilang karakter na nadagdag po dito. Tapos bukod po doon, yung pagkaharap po ni Naruel at saka po ni Ryan. Ano kaya ang masasabi ng ating mga viewers na ngayon dito po sa pinapakita ni Ryan? Dahil pagdating po sa trabaho, mukhang okay naman po siya. Yung kanyang attitude, mukhang okay naman po. Kaso nga lang po, talagang desidido po siya kay Rachel. Hindi pa rin po siya bumibigay mga katugang makalingap. So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yon, konting paalala po. Baka sakaling meron pa po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan. Pakisubscribe tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Maraming salamat po sa inyo. Tapos huwag din po natin kalimutan si na Kuya Bala Santos Matubang, si Kalinga Prab, si Ate Edna Vlogs, at saka po si Japper Sniper. Isama po natin sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong episode 3 ng season 2. Medyo maganda po yung mga naging scene po dito. Marami po tayong napanood dito at saka mga bagong karakter, mga katugang mga kalingap. Siya nga po pala, gusto natin pasalamatan yung pinaka main sponsor po dito sa event na to, yung Rochelle Fanatics International, dahil second mansary po nila. So nag-celebrate po sila dito po sa pagkakaabot ni Ruel of Malalag ng 200,000 subscribers. Ah, Rochelle Fanatics International. Thank you po. Ayan, si Ate Rhea, Geraldine. Rochelle? Rochelle din oh. Kaya pala siya Fanatics ng Rochelle kasi Rochelle ang pangalan eh. Thank you, Ga. Salamat sa effort mo. Kaya sa team. Okay. Wala, nagtatawa lang ako. Wala bang kiligin? Salamat, Ga. Salamat sa ano, sa surprise na ito. Kahit gabing-gabi na ngayon. You're welcome. Thank you. Uy! Bakit shake? And syempre, Ga, salamat din sa nandito. Kasi naglaan sila ng oras para samahan tayo na mag-celebrate ng ating YouTube channel milestone ng 200,000 and 100,000 subscribers. Yes. Salamat! Salamat po! Road to 1 million na! Ay, grabe! thank you, Ga. Salamat. Huh? Salamat sa effort. You're welcome! I've been passing time watching trains go by. At syempre, isa po yan sa highlight dito po sa episode 3 dahil sinurpresa naman po ni Rachel si Ruel. Siya naman po yung piniringan yung mata para naman masurpresa. Ano ba yan? Lagi ka nang tumatawa. Ano? Ano? Ay, wait lang! May gagawin pa ako. Anong gagawin mo? Pipiringan pa kita. Ha? May pa ganun pa? Pipiringan pa kita. Nakita ko naman, oh. Nakita ko na. Hindi nga, pipiringan baga. Ah, sige. Pag ikaw nga, pinipiringan ako na pag-reklamo. Oh. Ano ba yan? Yung mata mo, di ko makita. Eh, grabe. O baka makita mo. Hindi, ginagantihan mo ako ah. Ano ba yan? Pati kasha? Kasha naman, wala nga ako makita. May nakikita ka na? Wala. Ay, grabe, gumaganti si Rachel. Grabe. Pati yan, surprise mo. Pabo ba yun? Sumisigaw. Ang hingi mo kasi. Ah, bari. Ano, siguro siya excited siya sa surprise din. Oo nga. Pinaingay mo kasi, ang hingi mo kasi. Nagre-reklamo ka pa kasi. Ikaw na ang sinusurprise, nagre-reklamo ka pa dyan, ha? Okay ano, na. Ano, malayo pa yun? Ilan to? 3. Ah, mali. Oo nga, hindi nga ako nakakita. Ito. 4. Ah, oh, mali talaga, tara na. Ah, oh, wait lang ha.
Saan ka? Yan ka lang. Uy, wag mo akong iwan. Bye-bye. Ayaw mo na yan. Sige, tatanggalin ko to. Wag. Challenge yan. Challenge mo nga ako eh. Joke lang. Gusto mo? Bagal mo sa akin. Bato-bato yung nakita ko. Dahan-dahan lang. Huwag dito sa gilid, doon po. Excited ka na? Oo naman. Sino bang di mo excited yung ganito? Patingin na kung excited na. Oo. Ba't ba yung pang ganito pa? Parang... naman yung ano. Parang kang others. Dapat ma-surprise ka. Kasi first time ko itong gagawin. Dapat yung reaction mo. Dapat talaga na-surprise. Ha? Oo naman. Siyempre naman. Kasi ano? First time nung surprise ko ng birthday ako. Siguro second time na ito. Kaya unexpected kung anong surprise mo sa akin. Na-appreciate ko naman. Huwag mo akong inagay sa gilid. Kanina ka pa. baka matupo ka. Are you ready to rumble? Iusin mo ha. Saan na to? Sa loob. Dali na. Harap mo dito. Tapos. Yan. Ready ka na ba? Huwag ka nga na dyan. Magbilang ka muna. Ako ba yung magbibilang? 10, 9. Ang taas naman. 3 lang. 3, 2, 1. Surprise! Happy 200K subscriber, ga. Ay, salamat, ga. Salamat sa nag-effort dito. Robin, ba't di ka nasabi? Surprise ka ba? Ba't di ka nasabi sa akin? Ba't ko sasabihin, surprise ka? So, yan po. Ngayon, ang isa sa highlight na gusto po nating pag-usapan ay yung patungkol po sa paghaharap ni Ruel of Malalag at saka po ni Ryan. So panoorin po natin kung paano po dalhin ni Ruel yung sitwasyon. At ano nga ba ang kanyang masasabi kay Ryan? Ito po yon. Tara kaya tayo! Station ah. Ay, bro, meron. Tara daw. Tapos na kayo kumain? Tapos na. Ayan na. Konting ano lang, interview lang. Kasi... okay lang ba sa Insan na andito si Ryan? Ayo. Masaya nga ako kasi at least andito nagsama-sama tayo. Kayo, pamilya ni Rachel, tsaka yung Team Kalinga. And congrats ulit Insan ha, sa 200,000. Thank you so much po. Salamat Insan. Yun, kasi alam ko naman na kahit nung may liit pa yung YouTube mo, alam na nakakapag... ano ka, tumutulong ka na. At isa man nakapag-abot ako ng kahit papaano, nakabigay ng ayuda doon sa amin. Alam ko bro, kasi nauna ka pa nga sa akin eh. No? Pero galing mo kasi nakakapagpabayad ka na doon kahit light materials, no? Kahit kahoy lang. Kahoy lang yung ano doon, materials. Masaya ka naman ngayon, Insan. Ayaw, so hindi naman bro. Nasira yung... hindi. Yung ano mo, yung araw mo kasi... hindi kahit naman. Nandito si Ryan, okay lang. Yes, masaya naman din. Nano lang ako, nabigla lang ako. Kasi, nabigla ka lang. Oh, kasi nga, andito si, ano, si Ryan. First time ba siya? First time ko makita ngayon. First time pala makita si Ryan. Pero, siyempre, ano, tao dyan, alam mo naman, di ba, na hanggang ngayon, may ano pa rin siya kay Rachel. Anong mo doon? Sa akin naman, ano, normal naman siguro yun kasi nga sa ganda ni Rachel, no? Talagang mapapaakit yung sino man, kaya siguro yung mga kaklase niya, siguro mapapaano kay Rachel. Kasi nga sa kanyang ugali, sa kanyang looks, talagang isa sa... taka matalino. Yung ideal girl talaga. And then ano na lang, and ano instead, kung nanligaw man si Ryan kay Rachel, tapos na yun, nang nakaraan pa yun. Siguro yung may papayo ko lang kay Ryan since nag-aaral man siya. Yung talagang nagpuporsige siya. Kaya nga siya nag-ano doon, nag-sideline, di ba? Sa construction. Doon sa bahay nila Trixie. Sa akin lang is mag-focus muna siya sa kanyang school, sa kanyang pag-aaral. Yung talaga yung may papayo.
And sa ngayon, talagang normal naman yan na magkaka-crush siya. Kung tatawagin natin yung puppy love, baga, ganyan. Kasi nga, sa kanilang edad ngayon, medyo humahanga pa sa isang tao. So okay lang yan, mag-admire ka. Pero kailangan limit din para hindi din masira yung kanyang main purpose, yung paghaharap. Yan, tama, maganda. So yan po mga kababayan, mga kalingap, ang ganda po ng advice ni Ruel of Malalag dito po kay Ryan. Kahit alam niya po na parang ang dating ay karibal niya, pero yung pagkikipag-usap niya po, nandoon po yung respeto rin. Bagamat dito po sa sitwasyon ni Rachel, medyo mahirap din dahil nandoon po yung dalawang lalaki na nalilink po sa kanya. Sana all. Ngayon, pakinggan po natin yung pahayag naman po ni Ryan. Ano nga ba talaga ang kanyang pakiramdam o kaya ang kanyang masasabi patungkol po dito sa kanyang nararamdaman kay Rachel? Ito po yun. Natingin niya kay Rachel. Bakit ba't natin tingnan kay Rachel? Ang ganda po kasi niya. Maganda? Maganda talaga yan. Artista yan ang kalingap eh. Anong pakaramdam mo? Kasi andito ka ngayon kasama ang K-Boys, ang kalingap. Ano pakaramdam mo? Invite ka dito ngayon. Hindi nahihiya din po. And Ryan, narinig mo yung sinabi ni Rowan, diba? Totoo ba yun na puppy love lang yung naramdaman mo kay Rachel? Eh, hindi po kaya Ram. Seryoso po yun. Hindi ba po kilala ni Rowan si Rachel? Matagal ko na po siya kilala. Ano naman yung pagkakilala mo kay Rachel? Mabait po. Talino. Saka sobrang ganda. Saka napakaswerte po ng maging boyfriend niya. So, swerte pala si Rowan. Hindi pa naman po sila. Malay niyo po, ako na maswerte. So, yan po. Mukhang ayaw pa rin pong lumubay ni Ryan. Talagang desidido pa rin po siya. So hindi po natin alam kung yan po ay part ng kwento o kaya totoong nararamdaman niya. Pero sa tingin po natin, mukhang totoo sa nararamdaman niya po, mga katugang mga kalingap. Paano mo sabi? Ang hindi lang po natin alam, ano kaya ang mga sinasabi ng ating mga viewers? Lalo kaya silang nagagalit dito po sa sitwasyon o naiintindihan na po nila si Ryan? Alam niyo po mga katugang mga kalingap, kung pag-uusap po ay patungkol kay Ryan sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang sitwasyon, sa kanyang pamilya, mukhang nakakaawa po talaga ito. Siya po pala ang panganay, tapos ang kanyang mga kapatid ay mga babae na. Tapos base po dito sa karpintero po ni Kalinga Prab, mukhang masipag naman po si Ryan dito po sa ginagawang babae kay Trixie. Si Ryan, okay si Ryan, masipag okay naman. Okay lang po, masipag naman po siya. Pagkagaling ng school, diretso siya dito. Siya nga po. Kalabasa kasi mahal po kasi niyang trabaho po. Ah. Dapat pala, dapat siya masipag po ng trabaho. Yung student pala yan, ah? Siya nga po, parang kakaawa nga pala po yung si Ryan. Siya pala po yung panganay po sa kanilang magkarapatid. Panganay? Po, kaya pala po sisika po sa trabaho para po para yata po may maitanong po sa pamilya po niya, sa mga kapatid. Kaya po siya sisika mga bata po yung mga kapatid. Siya daw po ko, Rab. Kaya kung tutuusin po, doon po sa mga nagagalit kay Ryan, parang nakakaawa rin po itong bata na to, mga katugang mga kalingap. Kaso nga lang po, hindi naman natin saklaw yung mga saloobin po ng ating mga viewers. Kung kayo po ay nagagalit kay Ryan, o kaya naaawa kayo, o kaya natutuwa po kayo sa kanya, malaya po tayo. Huwag na lang po nating sisihin yung director dito po sa teleseryeng ginagawa po ng Team Kalingap, yung Season 2. Bagus, panoorin na lang po natin at abangan po natin kung ano po yung magiging ending. Tama kayo. Ako naman eh. Ngayon, ituloy po natin. Yung isa pa po sa highlight na napansin po natin, yung mga bagong karakter. Ang isa po dyan ay si Erica, mga katugang mga kalingap. Na kung saan, napansin natin, maganda po siya. Maganda po yung tindig, matangkad, maputi. Maganda rin pumorma, mukhang pang model. At sa pagkakaalam po natin, base sa mga vlog ni Kalingap Rab, mukhang sumasama po siya sa mga beauty contest. Ngayon ang tanong, ano kaya ang magiging papel ni Erica dito po sa ginagawang teleserye? Magkakaroon kaya siya ng papel dito po sa relasyon ni Naruel of Malalag at saka po ni Rachel? Yan po ay abangan natin sa mga susunod na kwento o kaya mga vlog po ni Kalingap Rab patungkol po dito sa Season 2.
Pero sa ngayon, ang panoorin po natin sandali ay yung ginawa po nilang parang palaro na kung saan maganda po yung eksena. Oh, tayo matanong kasi ako nagpaikot. Rachel, truth there. Or dare? Dare! Ano pa yung tanong? Truth or dare? Dare. Dare ka? Joke lang, truth. Ah, truth na lang? Truth daw. totoo bang ano, nanligaw talaga siya sa'yo? Apo. Oh, ikaw. Si Ryan. Ang tatanong natin kay Ryan? Ay, siya ang matanong, bro. Siya ang matanong. Ay, grabe to! Truth or dare? Truth. Bakit disidido? Ganun talaga, panagmamahal. Grabe! Yung bawat isa ay mga natanong. At kamukha halimbawa ni Ruel, nung tinanong siya, dapat sana ay truth. Kaso nga lang, nung medyo mabigat po yung tanong ni Dan, medyo nagbago po yung kanyang isip. Dapat daw, dare na lang. Ano na ang ano, totoong estado nyo ni Rachel? Uy! Ay, ano na lang? Dare na lang. Bagaman siyempre, alam na po natin ang sagot doon, mga katuga makalingap. Napag-usapan na po natin yan sa mga ilang vlog po natin, sa ibang live stream po natin, yung patungkol po sa binabanggit ni Ruel of Malalag. Ang sinasabi niya, kung ano ang nakikita po natin, iyon na yun. Huwag na tayo maghintay pa ng official announcement patungkol po sa relasyon ni na Rachel at saka po ni Ruel. Ngayon pang huli po mga katuga makalingap, yung binabanggit po natin patungkol kay Erica, dahil nung siya po ang natanong, mukhang nag-alanganin po siya mga katuga makalingap. Kahit na po nung siya po ang nagtatanong kay Edo, ganun din po. Truth. Ay! Yung tanong ko sa'yo, Erica. Ano? Sino yung crush mo sa Team Kalinga? Sino? Sino yan? Secret. Ay, secret. Si Kuya Bal na lang. Ano? Ang tatanong mo? Wala akong maisip, Kuya Rob, eh. Kaya nga po, parang nakafocus po tayo dito po sa dalawa. Dahil base po sa mga nagko-comment, at saka po dun sa ibang mga reactors na kung saan ay napag-uusapan po si na Erica at saka si Edo, tinitingnan po natin kung magkakaroon ba ng spark yung dalawa, mga katuga makalingap. Bagamat siyempre, alam po natin na baka sakaling merong magalit po kung sakasakaling magkaroon po ng ugnayan si na Edo at saka po si Erica. Bagamat tinitingnan po natin, mukhang yung tindig po nila ay mukhang match naman po mga katuga makalingap. Pwede na! Bagamat siyempre, nagdidepende po yun sa kanila. Tayo naman po ay nanonood lang at paminsan-minsan, gumagawa lang naman po tayo ng reaction video. Pero sa ngayon, siguro iwanan po muna natin yung mga bagay na yan. Abangan na lang po natin kung ano po ang isasaysay ng panahon. Ano po ang mapapanood natin sa mga sunod na vlog ni Nakalingap Rob. Lalong-lalo na po dito po sa patungkol sa season 2. So ayan po mga kababayan, siguro pansamantala, iyan na lang po muna ang ating reaction video dito po sa episode 3 sa ginagawa pong season 2 na teleserye ng Team Kalingap. So maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay po sa ating YouTube channel. Ganoon na rin po sa ating Facebook page, yung July Pawnil 2.0. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, nagsishare at saka po nagla-like ng ating mga video upload. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, gusto ko rin pong i-shoutout yung mga nagpakulay po kahapon doon po sa ating live stream, ito po sila. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ito po si Kojulay ang inyong katugang. Napansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!